Good day guys. So, meron na naman tayong mga tips and ideas na i-share ngayon. Okay. So, pag-usapan naman natin regarding sa thermostat, no? Kasi maraming nalilito, no? Nalilito dahil sa mga maling impormasyon regarding dito. Pero dito guys, hindi nyo makikita na ang thermostat nilalagay ko sa kaldero o sa tubig na mainit, no? Hindi kayo ma-amaze, no? Hindi kayo ma-amaze sa mga nakikita nyo, pero magkakaroon kayo ng knowledge sa mga sinasabi ko. Okay? Ito ngayon, meron tayong thermostat dito. Ayan. So ito, pinagpalitan na kasi nga meron nagsabi, dapat daw pinapalitan. No? Parang sabi yata, parang 1 year, magpalit. Kaya meron may makikita kayo dyan na lagi nagtatanggal ng thermostat, pinapapalitan yung thermostat. Okay? So experience ko, sa dami na naging sasakyan ko, wala akong tinanggalan ng thermostat. Sa dami na naging sasakyan ko, wala rin akong pinalitan ng thermostat, no? Even yung UV Express ko na nasa 13 years na bumabiyahe, may thermostat pero never ako nagpalit, no? Nagkakaroon kasi ng problema sa ibang mekaniko, yung iba tinatanggal, no? Tapos nawawala na yung original. Ngayon, nagkakaroon din ng problema sa maling diagnose, no? Hindi, nagkakaroon din ng problema sa mga nagpapanggap na may alam na sinasabi dapat pinapalitan regularly ang thermostat. Ngayon, ang advice ko lang sa thermostat is dapat laging original, no? Galing talaga sa manufacturer, galing sa kasa. Kasi yung mga aftermarket, dun kami nakaka-experience na sinasabi nila na naglalak. Naglalak, hindi nag-open, nagkakos ng overheat, no? So kaya nire-require ko dito laging original. Kasi ayon sa experience ko, never ako ang nagpalit ng thermostat basta yung original pa niya, no? Sa lahat na naging sasakyan ko. Kasi iba yung original. Ngayon, meron tayo dito. May customer tayo ito from San Pablo, Laguna. Pinapahanap ko yung original na thermostat niya kasi tinanggal. Hindi niya na makita. So ngayon, ang gagawin ko, pinabili ko siya ng bagong thermostat. Actually, meron tayo dito ng thermostat binigay ng isang customer. Pwede pa to, no? Pero hindi ko na siya kailangan ilublob pa sa tubig para testingin. Hindi ko na siya kailangan pakuluan ng tubig para testingin, no? Ito, ngayon, magbabalagay tayo ng thermostat. Then, tignan, paliwanag ko naman sa inyo kung paano kinakabit. And then, mamaya, paliwanag ko sa inyo kung paano mag-testing ng thermostat. Wala kang tatanggalin, wala kang ibang gagawin, kundi ituturo ko lang sa inyo. And then ito, applicable to sa lahat ng sasakyan, no? Kahit anong sasakyan, pwede nyo i-apply itong ituturo ko sa inyo. Okay? Hindi nyo na kailangan patanggal yung thermostat para magbayad ng labor. And then, siyempre, hindi nyo na kailangan palitan yung thermostat nyo. Kasi, during operation, ang sasakyan o ginagamit yung sasakyan, madali nyo madiagnose yan kung gumagana or hindi yung thermostat nyo. Okay? So, tuturo ko sa inyo ngayon yan. Kabit muna natin yung thermostat na bago. Okay guys, so itong Nissan Urban, dito naka-position yung kanyang thermostat. Ayan, wala siyang thermostat. So, bumili yung may-ari ng original. Ikakabit natin ngayon dyan. So, kailangan mo lang linisin yung surface. Ayan, ito. Then, naglagyan ng konting gasket, no? Or gasket maker. Para may balik natin yung thermostat. Ito na yung thermostat na bago. Ayan. Ay, inulit ko, no? Kaya tayo nagpabili. Kasi nawawala na yung original niya na thermostat. Hindi niya alam kung saan niya nalagay. Okay. So, position yan, ganyan. Hindi ka pwede magkamali. Hindi mo pa pwedeng ilagay na ganyan yan. Kaya pwede nyo i-DIY yan, no?
kasi hindi mo rin yan may isasara. Okay? So position niyan lagi ganyan. No? Dahil ito, yan, ito. Itong part na to, siya ang tumatakip doon. Yan, sa butas niyan. Okay? And then, pag na-reaction na ng init, mag-open yan. Dito ngayon tatagos ang tubig sa part na to. Patawid dito sa hose dito. Okay? So mamaya, paliwanag ko sa inyo yan. Okay, ngayon guys, so papakita ko na sa inyo kung paano yung testingin. Paano malaman kung nag-work yung thermostat? No? Ulitin ko, wala tayong kaldero. Pakita ko sa inyo. Okay. So yan. Dito ngayon nakakabit yung thermostat sa part na to. Diba? Ngayon, pag nag-open yan, dito ngayon lalabas ang tubig. No? Or di lalabas. Dito mag-circulate yung tubig. Dito dadaan. No? Yan. So ito, actual ito ha. Nasa makina tayo nakaharap. Wala tayo sa kalan. Wala tayo sa kaldero. Okay? Yan, pag umaandar na yung makina, na-reach niya yung temperature niya, mag-open ang thermostat, okay, nag-gets niya na, ano ang mangyayari? Tatakbo na ngayon dito yung mainit na tubig kasi nag-open na yung thermostat. Yung tubig na nasa makina or nasa block, mag-circulate na ngayon dito, dadaan na dito. Diba? Kasi nag-open na yung thermostat. Ngayon, ang mangyayari dyan, mararamdaman mo ngayon, iinit yung hose na to. Yan. Iinit yung hose na yan. Ito, yung mga hose na yan. Kasi, nag-release na yung mainit na, na tubig sa makina. Yan. Ngayon, yun ang ibig ko sabihin. Paano mo malalaman kung nag-work yung thermostat, dapat umiinit yung hose na to. Paano mo ngayon malalaman na hindi nag-work yung thermostat? Ito, ganito ngayon yan. Pag napapansin nyo, mataas ang temperature nyo. Within 10 minutes or 15 minutes pa lang na umaandar yung makina or nagpapainit pa lang kayo, no? Makikita nyo ang bilis tumaas ng temperature. And then, ang gagawin nyo, ihipuin nyo yung hose na ito. No? Pag ihipuin nyo ng hose na yan, ay malamig. O hindi umiinit, pero ang temperature nyo mataas na, ibig sabihin yan, ang thermostat nyo hindi nagbubukas. No, ayan. Kasi, ang coolant sensor, ayan. Nandito. No? So, before lumabas ng tubig, nasi-sense niya na yung temperature. Ayan. Dito sa makina na to, ayan ang coolant sensor or temperature sensor. So pag nag-open yan at napalitan na yung tubig sa makina ng malamig galing sa radiator dahil nag-circulate na pumasok sa hose na to, naramdaman na ng thermostat na malamig na ulit yung mga tubig na nasa makina, magsasara ulit yung thermostat para mag-circulate ulit sa makina hanggang sa ma-reach na ulit yung init, mag-open ulit siya. No? So ganun ang pag-check ng thermostat kung working. Hawakan mo lang yung hose, wala kang tatanggalin, wala kang ibang gagawin. Pagka yan eh, hindi umiinit yung hose na from thermostat, ibig sabihin yan sira ang thermostat. Take note, dapat tumataas ang temperature. No? Ang temperature niya umabot na sa kalahati. O sa mga ibang sasakyan, lumalagpas sa kalahati within 10 minutes or 15 minutes na idling, kahit idling pa lang yan. Okay? Okay, pag wala ka namang thermostat, wala kang kailangan i-check. Kasi wala kang thermostat, paano natin i-check yung paghipo sa hose, di ba? Ngayon, pag wala kang thermostat, pag mainit na yung makina, yung tubig sa makina, mainit na rin. Lahat yan, mainit na. Mainit na rin to. Lahat ng tubig mo, pati nasa radiator, mainit na. Lahat na mainit.
Ang nagiging trabaho na lang talaga ng cooling system mo, pinapalamig na lang nitong engine fan o ng mga blower yung radiator mo para malamig pagbalik niya dito. Ayan. Yun ang kaibahan ng walang thermostat. Wala nang cut-off yung malamig na pinapalamig ng radiator. And then magpapalit sila ng tubig na galing sa makina. Yan ang kaibahan ng mayroong thermostat at wala. Kaya dapat talaga may thermostat yan kahit nasaan ka pang bansa, no? Kasi ang trabaho niyan, pag open niyan, yung mainit na tubig na galing sa makina, mapasok sa radiator, palalamigin ng cooling system o ng pang fan. Yan. Pag uminit na ulit, yung nasa loob ng makina, mag-open na naman siya ulit. And then, papasok na naman yung malamig na tubig na nasa radiator na pinalamig ng fan. Papasok dito. Papasok na naman sa block. Yan. Kaya nagiging stable lang yung temperature at saka yung cooling system mo, no? Kaya mas maganda mayroong malamig, may mainit, nagpapalitan lang. Okay? Okay. So yan, umaandar na. Yan, malamig pa. Mapapansin nyo ngayon yan, unti-unting umiinit to. Ibig sabihin, unting-unting bumubukas yung thermostat. Diba? Hindi kagaya nung iba, nakalagay sa kaldero. Nakikita nyo, unti-unting bumubukas. Dito, sa tutorial ko, wala kayong tatanggalin. Ihipuin nyo lang. Yung hose from thermostat papunta sa radiator. Pare-parehas yan. Kahit anong makina, pare-parehas ng function yan. Yan. Kaya pag-diagnose, kung gumagana yung thermostat, ganyan lang yan. Hindi mo na kailangan tanggalin yan. Hindi mo na kailangan singilin ng labor yung may-ari. Para lang makita yung thermostat or dalhin mo sa kaldero, ipakita mo na kumukulong tubig, nilagay mo. Huwag mo nang bubulahin yung may-ari. Kung marunong ka talaga, ipuin mo lang yan. Okay?